Hi guys. So matagal-tagal din tayo hindi nakapag-release ng content related sa Monster Infinite, and pag-usapan lang natin gaano ka-hype tong project na to. So sinasabi nga na yung concept nito is like Axie Infinity, pero their goal is to learn from the challenges na meron yung Axie Infinity and i-address yun sa project na yun. So share ko lang yung experience ko while following yung project na to. So nagkaroon na to ng mga activities. Sige, punta muna tayo sa Monster Infinite. So marami na tong mga naging activities. Marami rin ako mga na-miss dito. Like for example, yung Monster Barter, wherein nakapag-sell na sila ng Inception Monster Egg, which is very limited lang. Parang nasa 4,000 siya, and 2,000 yung nirelease nila during this time, around 2,000. And sobrang bilis lang din maubos ng mga eggs na yon. And then yung inabutan ko na is yung pre-sales, pre-sale 1.0. Naging part ako nung 400 dito, pero within 27 seconds ubos din agad yung allocation na money dito. So as in sobrang bilis. So ngayon naman, ito na nga yung pre-sales 2.0, and luckily hindi basta-basta nauubos yung available na BNB dito and money tokens for Monster Infinite. Pero yung catch lang, kasi gamit nila dito is over subscription method. Parang meron tong computation na within the sale, pwede nilang i-manually end to kapag nag-decide na yung Monster Infinite company. Pero yung computation dito is kapag bumili ka, kung ilan yung BNB na binili mo, may way to check kung ilan lang yung makukuha mo na allocation. So ang ginagawa nga din na dito is sales target, and then kung ilan yung nag-gather na BNB for the whole community, kinukuha nila yung percentage, and then dinidivide nila yung numeric value, and then yun yung makukuha ng person. So for example, kung 500% yung oversubscription percentage, so 5 yun. So i-divide mo yung 1 BNB na in-invest mo, 0.2 BNB na lang yung makukuha mo. Eh yung 1 BNB, ang katumbas nun is 2,400 money. Tapos yung 0.1 na BNB naman, syempre, times natin dito, so 240 money yun. And 240 money kasi is one team na. So yun yung na-mention sa white paper. So yun, ang allocated na money dito sa pre-sales 1.0, 540,000, tapos paunahan yan. Tapos ito naman, parang lahat ng mga makakapag-vest dun sa sale na to, they will have a chance to get their allocation. Yun nga lang, kung maliit yung nilagay mo, maliit din yung makukuha mo. Like for example, kung titingnan nyo dito sa pre-sales 2.0, luckily nakapaglagay tayo 5 BNB, pero yung oversubscription percentage niya nasa 1,623 na. So kung meron kang 5, so divide mo siya sa, let's say, 16, so yun na lang yung makukuha ko, 0.3, and then the rest ibabalik nila dun sa wallet ko, and 0.1 is 240. So pwede kong makakuha ng 3 teams kasi 240 yung isang team ng Monster Infinite. Pero mukhang mahaba-haba pa yung time. We don't know kailan nila i-end to. So baka wala na tayong makukuha. Pero sana kahit 0.1 may makuha tayo. At least masecure natin yung one team para kapag tinest natin yung game and gumawa tayo ng mga contents. Well, I think starting tomorrow, magkakaroon na ng public sale. Magiging available na to dun sa
mga decentralized exchanges and mga launchpad, and meron pa silang mga partners. So yun na lang yung hihintayin natin. So meron na silang na mention na price per money, pero I think di pa namin pwedeng i-share. Pero kung gusto nyo pang malaman yung ibang mga updates for this game, so definitely mag-release pa ako ng mga videos, especially yung mga information na pwede na naming i-release sa public. So yun lang, no. So hinintay talaga natin tong pre-sales 2.0. Sana kahit papaano may makuha tayo dito. And what's good with joining this pre-sales 2.0, sabi naman nila dito, you'll get a chance to win in an Inception Monsta. So limited edition din kasi to, so may 200 silang papamigay. Pero kapag tiningnan mo kasi yung lahat ng mga nag-join dito, sobrang dami, guys. Thousands din yung nakita ko na list of participants. Okay, dito. So recommended din, guys, na mag-join kayo dito sa mga official Telegram groups para makita ninyo yung mga updates. And medyo active talaga yung community dito, and sobrang sabihin na natin na hype din talaga kasi everyone is looking for something na nagsisimula pa lang na they can join. But again, make sure din na you are parang may advices, don't invest what you can't afford to lose then, diba? So that's the very important part then, especially marami na tayo nakikita ng mga ibang games na ang daming mga natatakbuhan ng investments nila. So it's a challenge din. Check lang natin, guys, ah, kung ilan ba yung mga, ay, so makikita nyo naman, guys, eh. So thousands na yun nandito, around 80,000 plus na. So I'm not sure kung mananalo pa tayo ng Inception Monsta na giveaway nila. So guys, for now that's it. I hope this video helps para maging updated sa Monsta Infinite, and I hope we can exchange our experience then for this project kung interested kayo. If you want to know more about this, don't forget to subscribe and don't hesitate to ask any questions sa comment section. I'll try my best na masagot ko lahat 'yan. Thanks, guys. Bye.